So they can join naman. Tapos, although kasi nga, as mentioned a while ago, so it's evening, it's 10:30 in the evening dito sa Pilipinas. Kaya I doubt ko merong magjo-join. Pero hopefully, oh, meron. Yun. So in your, sa, dyan sa, ano, dyan sa US, anong oras ba dyan? Ano nga? 8:30 a.m. Yun, 8:30 nga pala. Yun nga pala on inilagay niya. Thursday then. Okay. So yun, so for the purpose of our millions and millions of listeners to this podcast. So manifesting, yes. So yun. So one major event of photographic development worldwide is its use in vernacular communication, which is a fancy word of saying everyday conversations. So photography in memes and pranks shared in social media constitutes a huge part of this trend to the vernacular use of images. However, as in the case of our guest tonight, the use of photography in a prank and later on taking the form of a meme takes an interesting turn as it is used to point out, to intervene, or to comment on the Filipino-American representation in a marketing campaign of a giant fast food brand. Thank you for joining us tonight for episode 3 of the Marites Talks Kwentuhan Sessions on Philippine Photography, entitled Memes and Pranks as Sites of Intervention and Photographic Discourse. So tonight, we have Mr. Christian Toledo. Para tayong, ano, diba? Para tayong showbiz, ano, talk show. So this is May Photographic. entrance music pala. Kailangan pala, Ano? ano, outro at saka intro ng, ano, ng music, no? Sayang. So, yeah, so just some reminders to our viewers and also yung nag-join sa atin sa live, some formalities. So this is a recorded Zoom session. You will be prompted by Zoom for your consent for the recording of this material. Aside from that, the recording shall be uploaded to Photography Chismis PH and its various platforms, such as, but is not limited to, Facebook, YouTube, and Spotify for educational purposes in the aim of contributing to the discourse of photography in the Philippines. Wow, big words. This episode of the Kwentuhan session shall not be monetized. Derived knowledge from this program should be cited accordingly based on the conventions and laws on intellectual property in the Philippines as applicable. And then lastly, this Kwentuhan session is an informal discussion, so this is not a lecture. Comments and questions shall be recognized accordingly by the host and the moderator as applicable. So we have a visitor, we have a guest. So for the visitor, you can type your questions in the chat box. Siguro mamaya baka we can give you the floor din kung if you want to speak. So, and yun, so just a little bit of plugging. Again, we have millions and millions of ano, listeners to po, ano, in Spotify for Photography Chismis. So manifesting tayo, di ba? So yun, you can check the page of Photography Chismis in Facebook. So there are links in the page that brings you to YouTube. So that's the more ano, visual version of the podcast. But if you plan to listen to this habang nagda-drive, ayun, so we recommend doing it on Spotify. Yan. Okay, so yan, daming ano, daming pasakali. So tonight we have memes and pranks as sites of photographic discourse. So welcome, Ian. Salamat sa pag-adjust ng oras para dito. Siguro to start with, kasi yun nga, not everyone knows the story. So as part of that two-man project, so can you share, so what was it about and how did you do it? So yon, kami ni Jeff plan Okay. magkasama. Actually, yung ginagawa namin yun after namin mag-gym dati. Pumunta kami McDonald's, tapos tumatambay kami doon, tapos before ako mag-work sa ibang lugar. So, na yun, napansin namin na medyo may mga ibang lahi na nandun sa mga posters sa McDonald's, mga puti, Asia, mga Latinos, or mga itim, pero walang Asians. So, na medyo nag-joke kami na what if maglagay tayo? Eh, dahil enabler ako, sabi ko, kayang-kaya natin ito gawin. So, yun. So, ginawa namin siya. Hindi namin in-expect na magiging viral siya o kahit ano. Kasi nakita ko yung video nung ano eh, nung preparation ninyo. Iniisip ko pwede kaya natin pakitain Pwede or naman wait ata. lang. So ano, so this is a 4-minute video. Para din mas ma-appreciate nung ano. Although nga pala, no, nasa podcast pala tayo. Pero sige, let's share na lang. Para sa YouTube nila mas mapapanood. Very descriptive din naman ata yung ano, yung dialogue. Hi,
Hey guys, in this video, I'm going to talk about how my friend and I were able to put up a poster in McDonald's. If you haven't noticed, there isn't a lot of Asians represented in media. And hopefully one day I could see someone like me on the big screen. So one day, my bud Christian and I were eating at McDonald's, munching on some snack wraps. I look up and I see a blank wall and I tell Christian, hey, what if we put a picture of us on there? Look around. There are literally no Asians in any of these walls. Maybe we can change that. Christian was in. And that, my friends, is where the plan starts. We gotta find out where to take the picture. In other pictures around the restaurant, they're in natural environments. So we decided to be students. We took a picture in front of the neighborhood event center because for some reason there were a lot of people in front of the school. That same night we edited the picture and purchased it through the Office Depot website. Then they delivered it a week later. Went thrift shopping and found a McDonald's shirt for $7. McDonald's shirt for $7. Perfect. Throw in a badge, a walkie-talkie, and a tie and call me Jeff Vergara, Regional Interior Coordinator. Sounds legit. Oh my god, look what came in the mail. A few days later, the poster arrives. And we made a date with other friends to go hang it up. The big day was upon us. We loaded the poster up in my dad's car and met our friends there. Bro, I'm nervous. I'm not. I wore a jacket covering my uniform and waited till the coast was clear from any employees. Once the coast was clear, I would take off my jacket and I would tell Christian Cassandra how to position it. Voila! It was up. Oh, I need a second to throw up. Okay, so we put the poster up, and now I gotta change my shirt. Hi, guys. I'm Cassandra. This is Christian. I'm shaking AF. Jeff's changing. I'm changing right now? Okay, I got this. It's okay. Yep, that was something. Oh my god, guys! Mission accomplished! It was also very exciting. Until this day, I could say that the poster has been up since, and I really hope they'll never take it down. Remember, folks, all races deserve recognition, and I guess I did my part. Okay. Kadalas, when you talk about photography, it's usually production of images. I mean, professional work, diba? So even you, I think you mentioned that you took up film. So parang kadalasan pag sinabing image making sa Pilipinas, or at least in general conversations na serious, parang ano, it's work. Pero sa inyo, you decided to do a meme. Hindi ba kayo natakot? Actually, doon sa video pala, takot-natakot pala kayo, no? Pero why did you proceed with it despite of the ano, yung possible repercussions? Actually, yan, pinag-isipan ko talaga yung mga ganun, lalo na, so syempre, maingat din ako dahil hindi naman ako matagal na sa US at hindi naman taga doon yung lahat na family ko. So, talaga nag-make sure kami na super safe siya, talaga meron kaming mga exit strategies. Tapos yung pinagdikit namin sa wall, safe siya matanggal nang hindi na-damage yung wall, kahit yung paint ng wall or wallpaper. Tapos nang walang other staff na involved o ibang tao na involved. So yun yung mga pinaplano namin. So kung meron man repercussions, sobrang maliit lang or hindi na kami makikita. Kasi kahit yung angle ng security camera, chinek namin na wala namang nakatapat dun sa area na yon. So yun. So medyo, kung naisip mo yung factors na yon, medyo safe naman talaga siya gawin.
Yung sa Pilipinas kasi, pag sinabi mo kasing prank, or siguro kahit na memes, di ba? I mean, in general conversation, parang it's not something you take seriously. It makes you laugh, di ba? It lightens your mood. Minsan, siguro may commentary. Pero in general conversations, memes are parang joke time, di ba? So joke time siya. So parang dun sa project ninyo, parang nagkaroon tuloy ng ano, parang activist dimensions. I'm not sure if I should use the term parang visual activism. Pero kasi sa Pilipinas, wag sa mong visual activism, medyo mo, iba yung connotations of the word. Pero in a way, parang it's visual activism in the sense that there was a point that you wanted to make to other people and you made a prank about it. So, kasi feeling ko, pag sinabing activism kasi di ba parang sobrang against ka sa, hindi naman sobra, pero against ka sa lahat ng halos parang capitalist na companies or mga, ang cause mo very direct or very straight to the point na gawin mo to, gawin mo yan, ganyan. Pero yung ginawa namin, at kung titignan mo yung poster lang by itself, na mukha lang talaga siyang normal na poster na McDonald's na very much like, you know, pinapataguy yung status quo nung mga kumakain doon, ganyan. Pero naging medyo may activist angle lang siya siguro nung in-upload siya, na may point pala yung paggawa, no, na hindi lang pala siya basta joke na nandun siya. At saka feeling ko rin, kaya rin naman siya naging viral dahil hindi lang siya basta-basta nilagay doon. Kasi meron din mga ibang gumaya sila after noon na naglagay din sila ng mga posters sa McDonald's nila. Oh. Pero kami yung may, I feel na kami yung may maganda kasi professionals naman talaga kami ginagawa namin yon sa buhay namin. Kaya mukhang totoo talaga yung sa amin. Actually yun, Ian, parang ano, for those people na who don't know your background. So, yun nga, you used to work for the Cultural Center of the Philippines. Kaya parang nung nakita ko tong project ito, baka may idea, baka mayroong underlying point talaga tong project na to. Kasi taga CCP yung isa dun sa mga collaborators eh. So, did that past work parang play a part in doing this project? Feeling ko naman kasi yun, sa CCP, actually, more on yun, very intensive planning. Pero, syempre, kasi ang background namin, hindi rin namin maisip na gawin siyang medyo political, di ba? Na hindi rin namin maisip na very, magiging very shallow siya, na picture lang siya na nandoon na walang point. Pero, dahil nga medyo informed naman kami sa discourse ng mga politics or mga representation dito sa US, naging informed yung work, ganun. Yung ano, yung batas dyan sa US when it comes to pranks. Curious kasi ako eh, kasi yun niya, parang in the Philippines, parang nagkakaroon ng notoriety yung pranks. Kasi parang, well, una, wala kasing point, parang for those who are going to listen to this, parang, bakit pati pranks may nag-uusapan ng show, ng podcast na yan. Pero yun niya, I think in the Philippines kasi, ano siya, mababaw, tsaka parang to get views, di ba? Pero in the US, nagkaroon kayo ng tapang na gawin dyan. Pero pagdating sa batas, hindi ba kayo... I feel kasi nung panahon na yon, uso din yung mga YouTubers na nagpa-prank. Pero sa kanila, very physical yung mga pranks nila. Kasi babatuhin ka ng pagkain, ganyan. Alam mo yun, uso yung mga talagang merong victim ng prank. Na kaya medyo confident kami na itong ginawa namin, hindi to abot sa ganun. At kaya hindi rin kami masyado nag-alala. Or actually, medyo nag-alala kami. Pero alam ako, di parang deep inside, alam ko na kung meron man mangyari, hindi naman super laki. Kung meron man, baka mapapahiya lang kami, ganyan. Pero at least dito lang sa town namin na hindi naman super laki, di ba? Pero, yun, nung kinunta kami ng McDo, actually, first time, medyo natakot ako kasi baka pagdating namin sa... Gusto daw nila kaming ma-meet na very, ano naman, very straight to the point na very gentle yung dating nila. Pero ang sabi ko sa friend ko na, baka ano to, baka
operation nila to para hulihin tayo at i-attract tayo dun sa McDonald's para may police doon, ganyan. Pero hindi naman. Actually, nung in-invite nila kami, parang isa siyang maliit na interview din na tungkol sa ginawa namin, ganyan. Hindi naman siya mukhang deposition or mukhang court trial. Very difficult para sa mga brands na maging viral. So, na-appreciate din nila yun. Siguro, siguro in truth, medyo kinabahan din siguro sila. Pero, syempre, we can just speculate, di ba? So, parang, kasi parang kung halimbawa, kung ikaw yung corporate team ng McDonald's, shucks, parang someone's pointing this out, no? So, parang someone is voicing out na, parang you have pictures of Americans, pero the Americans that are being shown are, so dun ba sa area ninyo, maraming Pinoy talaga? Marami din naman, kasi nga dito sa Houston, nandito yung medical center, yun, malaki din ang mga Pinoy population dahil nga Houston din ay third pinaka-diverse na city sa US. So, yun. Tsaka, going back dun sa reaction ng McDonald's, yun, pinag-isipan din namin kasi nung pinost namin siya parang Friday ata yun or Saturday ng gabi, ganyan. So, medyo wala ng tao. Tapos, parang long weekend siya. So, medyo matagal bago kami nakarinig from McDonald's nung naging viral siya. Kaya, medyo kinabahan din kami or medyo nag-iisip din siguro sila malamang kasi syempre, di ba, very uso dito yung mga minorities na medyo they get into trouble pero yung sentence nila parang hindi naman maka hindi naman angkop dun sa bagay na ginawa nila dahil nga lang minority sila. So feeling ko nagiging factor din yung mga gano'n na kailangan nila maging super careful kasi kung may mga sama mo mangyari or may negative man na mangyari sa amin na nakita nila na may support naman online. So very much na alam nilang siguro na may mangyari, na maraming magre-react din depende sa gawin nila sa side nila. When it came out sa Ellen DeGeneres, sa tingin niyo, I mean ikaw personally, kasi it started with parang a statement that you wanted to make yung group ninyo, and then you were saying a while ago na you didn't want it naman na sobrang parang down with capitalism na parang it's a joke, it's a prank. What you were saying is that you wanted to, I mean your group wanted to make a statement, and then you did a prank, pero did you expect na sabi mo kayo na hindi niyo in-expect na ganun siya mag-blow up, no? Pero when you heard na parang invite na kayo kay Ellen, anong reaction ninyo? Parang tagal din nag-sink in sa akin eh. Kasi ako parang after lang mangyari, tsaka lang nag-sink in sa akin yung mga bagay. Pero yun, syempre naging excited kami. Actually, kahit yung magulang ko, parang late na rin nila nalaman. Nalaman lang nila nung viral na naglagay kami doon. Tsaka ibang family ko. So, talagang medyo kinabahan ako kung anong gagawin ng pamilya ko sa akin, or nasasabihin ng pamilya ko sa akin or ibang friends ko. Pero yun, nung actually siya yung kinontact first or kami kinontact pareho, pero siya na lang yung naging point person. Kaya medyo nagulat din kami na pinili na or na-research kami ng mga tao ni Ellen. Kasi meron ding ibang maliliit na stations na kinontak kami. Pero never namin in-expect na national TV talaga. So meron din iba palang naka-pick up. So may Ellen. Okay. Tapos yung mga smaller stations. Parang as in community stations ganun. Parang mga local channel kasi dito sa US parang bawat entertain lang namin sila after ni Ellen. Parang yun yung request nila na parang sila yung may unang scoop ganyan. Stage. Yung meme mismo kasi pala nakita ko, it's parang nakasulat doon, parang after 59 days, tsaka nyo lang pinost yung meme. So parang nangyari, so parang yung first act nyo is, nag-comment kayo, you made the poster, which was shown in the video naman.
And then, for 59 days, walang nakapansin. Totally walang nakapansin. Parang ganun, di ba? Tapos, nung nag-post kayo ng meme, saka lang, tama ba yung pag-edit ko? That's the time na people noticed, na parang people made fun and saka na siya naging viral. Ah, okay. So parang nangyari, the prank itself could have been parang ano, parang naging, in a way, parang medyo obscure project siya. Pero the meme is the one that made noise pala. Tama? Ah, yun. So, I guess tama, connected nga yung idea of the meme and the prank itself. Okay. So, nung ano, yun, kasi kahit yung mga workers doon, parang hindi nila napansin. Kasi, syempre, yun ang list ng worries nila, di ba? Tsaka hindi naman nila trabaho na yun. So, yun. So, after nun, yung mga workers na nag-tweet din sila, ah, nag-work ako dito pero never ko napansin to. So, yun. May ganun din siyang aspect. Actually, nagtaka nga ako nung ano, yung ini-install nyo na yung ini-install nyo na yung photo. Parang tipong as in talaga naka-uniforme kayo. Tapos, ay, parang iisip ko paano nakalusot yun. Parang I can't imagine that happening in the Philippines. Mm-hmm. Parang hindi, as in talaga hindi kayo napansin. Ang weird nun, ha? Super luwag dito kasi di ba sa Pilipinas, mga fast food lang, may security guard na dito. Wala, halos wala kahit sa mga, maraming lugar na walang security dito. Tapos, meron pa kami part ng plan na siguro ng soft drinks dito sa area to ng store para nandun yung maglinis, hindi pupunta sa amin. Pero hindi na rin namin ginawa kasi ayaw na rin namin pagtrabahuhin yung mga yung mga nandun. So, yun. Tsaka masipag sila eh. Kaya yung isa nga, sabi na nga yung isang friend namin, linis siya ng linis. So, yun. Pero, I think pag naman dito kasi kung meron naman kahit anong security issue na medyo importante din sa kanila yung safety ng workers at safety ng mga tao na yung mga customers. So hindi agad na escalate pag may mga ganong issue. So the fact na it got out kay Ellen, do you think na were you successful dun sa project ninyo? Oo, pero I think never din naman, dahil never namin siya in-expect na makarating doon. Parang bonus na lang siya sa amin. Kasi parang never naman kami nag-expect na magiging success siya or na merong, or may pass or fail or may criteria na kailangan naming ma-meet na para maging perfect siya. Parang gusto lang talaga namin siya gawin. Wala kami in-expect. Siguro most na in-expect namin maging parang urban legend siya doon sa store na yun na na may mga magsabi na parang wala naman yan dati or at least kami makaalam na pagpupunta lang kami doon magtatawanan kami na kami lang yung nakakaalam noon. So yun yung most na in-expect namin talaga. Siguro parang coming from that statement, parang siguro what I can gather is that if someone wants to do a meme or do a prank, kung sabihin natin for a specific objective na medyo yun nga, for example in your case parang representation, so that's a big topic kasi diba dyan sa US. Siguro maganda yung idea na there is no burden of the success and fail if in this strategy of yours of the meme and the prank, parang walang burden of we should reach a million views or parang be featured in a radio station or a local station sa TV. So parang gano'n, ganda sigurong ano, point yun na kadalasan parang for photographers, lalo na for professional photographers, diba? So they're burdened in a way na kailangan makaabot yung photograph ko to this number of people. No? So sa inyo parang nangyari, parang kung hindi napansin, hindi okay lang. Ano, siguro yun din maging question na parang are memes and pranks really a site of discourse? In a way, that's how I framed it. Pero lumalabas na yun, it could be, parang ganun. So, it could be. So, it's a possible strategy. Given na yun yan, na parang regardless if you achieve your goals or not, since wala namang criteria talaga na set na criteria. Next question ko would be, meron bang gumaya sa inyo? Kasi yun din yung parang, yung ano eh, yun din kasi yung parang possible trajectory of this kind of projects eh. Meron bang gumaya sa inyo? Actually, marami. Meron pang mga lumabas na McDonald's din, pero
iba-ibang stores na more than one store yung ginawa nila, pero for the purpose of just doing it, hindi na para, wala na silang kahit anong political na sinasabi, for clout lang siya. Tapos meron din mga variations na cute naman, na matagal na daw nilang ginagawa ng friends nila, or oh, totoo yun. Then, alam mo yung pagpupunta ka sa furniture stores, may mga picture frame doon, papalitan daw nila ng picture nila ng mga kaibigan, which is super cute naman. Tsaka, yun, actually meron din mga comments or mga articles, or hindi naman articles, mga videos din na very against naman dun sa ginawa namin, which is funny. Kasi kung titignan mo yung mga argument nila, more on compliment siya sa amin rather than kung gusto nila i-put down kami talaga. So yun, nakakatawa lang din mga reaction ng mga tao. So no, example nung ano, kasi yun niya, parang in a way, parang we started na parang it was a cool project, tapos people liked it. Pero yun niya, siguro to follow up on that question, so paano naman yung mga negative reactions? How were people reacting to it? Na ano, parang ano, you have no regard for the security, or parang mga ganun ba? Anong nature ng ano, ng comments nila? Actually, feeling ko mas basihan siya ng success yung mga sinasabi ng mga bashers, kasi meron doon nagsabi na may conspiracy theory siya na 30 minutes sa YouTube. So mas mahaba pa siya sa kahit anong ginawa namin video or kahit anong pinost namin. Wow. Na sinasabi niya na conspiracy daw to, na pinlano daw to ng McDonald's tsaka ng Ellen, tapos mga totoong models daw kami. So na-touch naman ako na feeling. Wow, model. So yun. So nakakatawa na feeling niya na I guess parte rin siya nung dahil naging viral siya, na medyo na-blur na yung lines, na hindi na alam ng mga tao na kung ano yung totoo. Naka-add din sa discourse kasi parang never naman siya nag-reach out sa amin kung gagawa siya ng ganung video. Never. Parang sarili niya lang thoughts yon. Tapos, I guess part din na, alam mo yun, di ba sinasabi nila, parang pag gumawa ka ng work of art, it's never finished, it's just abandoned. So, bahala na siya kung ano sabihin ng mga tao. Which, yun, I tried not to read comments, pero nung, pag may mga mahahaba, parang mas lalo ako natatempt na basahin siya or panoorin siya. So, yun. Yun lang naman yung mga pinaka... meron din mga actually mga political na comments na kapag daw ibang culture o ibang lahi yung gumawa nun. Specifically, mga African-American, kapag daw... Sabi ng ibang tao, kapag daw yung mga black people ang gumawa nun, baka daw makulong sila, ganyan. Pero kami naman, parang ano mga magagawa namin na hindi naman yun yung point namin, parang we're speaking for ourselves at hindi naman sa ibang tao. Syempre, kung may gusto sila sabihin, makikinig kami, pero it's beyond our control na yung mga systemic na bagay na nangyari. So kung kami, isang issue lang yung tinatry namin i-tackle, na hindi naman lahat ng issues, diba? Wala naman kami tinatry i-solve na issue, parang gusto lang naman namin sabihin to. Yung ano nga, yung, actually ako nga curious ako kasi, for example, sabi doon, when you got featured sa Ellen, parang ano, the two of you were ano, compensated. So parang yun niya, siguro kung may political eye na gustong talagang mag-hate, sabihin niya, yun niya, siguro yung one trajectory would be, yun niya, baka mamaya lahat yan sinet up yan. So ngayon, nagigets ko na yung sinasabi mo. And then secondly, siguro, pwede nila sabihin na parang McDonald's and Ellen bought you off. Kung gusto nila i-stretch yung idea na, oh, parang ang ganda ng idea of parang ano, parang bringing out the concern of representation, and then suddenly Ellen DeGeneres, itong ano, $25,000, I mean, you got compensated on air, tapos makto pa, tapos nilabas pa kayo sa commercials, no? Parang siguro na na-realize ko, since it's in the context of a meme and a prank, kung just in case din na parang you get compensated, parang wala rin burden, na parang wala rin burden of, parang what's the word for it, yung cop out, diba? Parang na... Yun, parang hindi naman din namin dine-defend na, or how do I say this? Kasi, mas mabuti na, ako, just my personal view noon, ay mas mabuti na sa amin
napunta kaysa naman sa mga ibang influence ng tao na alam mo yung mga pranksters na talagang are hurtful or may mga kasi yung sa amin feeling ko very wholesome, very safe. So I'd rather take that na kaysa sa iba pa mapunta na hindi mo naman alam kung saan nila gagamitin or hindi mo naman alam kung ano mangyayari. So that's just my personal na view na okay lang naman. Hindi naman namin, hindi naman kami nag-establish na we hate this company or that company na parang naging yun nga, na parang naging kapal siya, na parang naging binili na lang kami, ganoon. Parang never naman nagbago yung view namin after noon, na syempre kailangan pa rin, hanggang ngayon naman kailangan pa rin representation, na yun, na hindi same, we're still saying the same thing, we're still like fighting the same fight, kaya yun. Yung ano, yung isa din siguro na observation ko, if for example, kasi nga I think traditionally when we say discourse, no, I mean it's something that you have to write down, someone has to do an academic paper about it, even sa academia, in general generation of legitimate knowledge, actually yun din, parang yung idea of the discourse, parang people would provide your related literature, yung mga ganun, walang burden na ganun. So I guess for some, siguro kung merong manunod din mga co-teachers ko na mapanood to, parang ano, parang what's the point of calling it a discourse when in fact parang wala namang, there's no organized knowledge that is being created. Siguro on my part naman, I wanted to highlight na discourse in a more broader sense, it's putting a light on an issue, and when we say issue, it doesn't need to be very political, no, just like what you said, no. And also even the voice and siguro the tone, diba? The underpinnings, it doesn't need for something to be really political for it to be considered a discourse. Pero in a way, parang in your case, in this project, everything's fluid, no expectations, no criteria, no methodology. In a way, parang for some people, even the value judgment of the two of you being compensated by McDonald's, parang ano eh, I mean, you don't have that burden. Parang walang good or bad. I mean, what happened? We did it. So, pero ang question siguro nung iba, so given that, parang gagawa pa ba kayo ulit ng isa pa? Well, actually, to that point na ayoko na kasi talaga magsulat, kaya wala nang study tungkol doon. Pero after noon, in-invite naman kami sa mga conferences na nag-apply naman sila ng mga parang disruption theory, ganyan. Or, oh, really? Pang, talaga? So, yun yung first na nag-invite sa amin, actually, which is now, nag-work na ako kasama sa kanila para sa isang non-profit. So, parang, kasi dito may mga conferences para sa mga Filipino-Americans, ganyan. So, yun yung mga nangyayari. At saka, yung McDonald's din, na fina-fly out nila kami pag may mga conference na gusto nilang ipakita na nagki-care talaga rin sila sa community at sa mga owners. Tapos may talks din na kasama namin yung mga Asian franchise owners, ganyan. So marami rin namang may mga parang medyo academic discussions din naman tungkol sa kanya. Oh, I see. So, ibig sabihin talaga pala na, I mean, well, kasi siguro it's too presumptuous for me naman to say na ilan lang yung nakakita in what you're saying. People at even in the US, I mean, the academe or this NGOs, ano, parang ano, realizes the, ano, the parang the weight of what you did. Diba? So, it's a bit disruptive despite of it being a bit more fluid and yun nga, no burden of the criteria. Pero thank you for sharing that, kasi parang then that means na the point of our discussion, it's true na parang it's possible that a meme and a prank can be a source of further discussions, I guess. Yung may nag-send din sa amin, may nag-ask sa amin kung pwede kaming ilagay sa book about like communication, ganyan. So yun, meron din nag-publish namin sa libro na nandun yung poster namin. Amazing! So ano yan? So American book, no? Oo.
Well, in a way, for me, you're going to be a parang a permanent part of my lectures na kasi oh, kasi I mean, kasi parang ano, one of the point of this na rin, of the podcast project and photography chismis in general is that magkaroon ng ano ng conversations about photography na medyo iba naman na parang hindi lang about I mean, the camera and the brand and the influencers and also the ambassadors. That's a permanent part naman. So I'm not trying to trivialize that. I'm just saying that parang there should be an additional conversation about these things like what we're doing na parang when you think about photography, parang memes are part of ano ba, vernacular photography. And in this case, parang that specific parang category of ano of photography in your case is being noticed by communications people, diba? So yung feeling merong side na 'di ba parang yeah, maganda nga 'yung photo mo pero wala namang nakakita. So ano ba siya? So exclusive ba siya dahil nandito siya sa gallery, dahil nandiyan siya sa ganitong museum pero very limited 'yung nakakita versus something like this na maraming nakakita, hindi naman siya para siyang debate which is fine arts versus advertising, which is like sinasabi lang high art versus low art. Na sino ba 'yung audience mo at saka ano ba 'yung naging effect niya or yung desired effect mo ba yung kinakalabasan niya or iba, di ba? Interesting. So ibig sabihin na pala no. See, ads, baka mamaya baka if I look for some journals I will find your project, pero I mean ano, I really appreciate that you took the time na parang mag-join nung ano nung podcast. And also for me naman, I am able to document kasi na parang kasi yun din yung even of the term Philippine photography. Ano that the parang ano eh, parang may burden of substantiating what is Philippine photography. There's no real consolidated idea of what that is, what is Philippine photography. And in this case, parang I intentionally ask you and yung regarding this project because in a way parang kahit sabihin natin na inappropriate ko yung project ninyo and labeled it Philippine photography by virtue of you being Filipinos, parang sige, tanggap na yan, at least may ano, parang I mean it's part of it na rin naman kasi fluid din yung konsepto ng Filipino. I mean in the first place, what is Filipino, diba? Actually dito rin very heavy yung talks tungkol sa pagiging Filipino-American kasi yung mga lumaki naman dito medyo conflicted din sila kasi Filipino sila, Filipino parents sila pero hindi naman sila lumaki dito so hindi nila alam masyado yung culture, yung language, ganyan. Pero at the same time, dito sila lumaki na alam nila yung culture at language pero iba na may itsura nila. So never rin nila na-say truly na American sila. So very, very heavy din yung debate tungkol sa pagiging Filipino-American. So yun din yung kinagulat ko nung pumunta ako dito. Na very fascinating. Dami pala din yung nangyayari dito. Nung pumunta ka dyan nung 2017, yung paglipat mo dyan, basically parang because of family na... Iba-ibang reasons din. May family, merong work, ganyan. So iba-ibang reasons din. Okay, sige. So ano, in a way, parang ano... Well, yun, siguro to summarize yung napag-usapan na parang lumalabas ang takeaway ko, I mean, personally, yeah, so feel free to comment then. My takeaway, kasi my proposition really was, ano, let's have a discussion about this project na medyo iba in relation to photography specifically. Kasi marami naman klase ng memes, di ba? Pero specifically, I chose this ano, yung project ninyo since number one, it's interesting, number one. Number two is photo based, diba? It's photo based because you came up with a poster, diba? So in a way, parang naglalaro yung idea of marketing, advertising, representation, identity. Tapos disruption nga, I think yan nga na introduce mo yung word na disruption and yung ano yung fluidity of a discourse that is not parang bound by rules na yung talagang yung academic and formal, siguro academic and formal discourse, but there's also discourse through vernacular conversations, memes, yan. So yun yung kaya that's the reason I chose. And then lastly, obviously, del Pinoy kayo, diba? So yun. And then
Siguro one of my takeaway aside from that would be the idea of ano of the good thing with this is there's no burden. There's no burden. Tapos siguro on a personal level, siguro I would ano, diba? I mean, ang takeaway ko parang yung courage, parang hindi ko ma-imagine talaga na parang lalakasan ko yung loob ko na magpo-print ako ng photo tapos install tapos pretend ako staff ng McDonald's. Parang sa akin, hindi ko ma-imagine yung gagawin ko yun, di ba? So, actually, kung nasa Pilipinas din ako, hindi ko rin siya maiisip kasi parang gagastusan ko pa to tapos hindi ko naman alam kung ano mangyayari. So, medyo, I guess yun din yung, ano, yung isang part ng mga mas madaling gawin dito versus mahirap gawin sa Pilipinas. So sige. So from there siguro tanong natin kung may question lang din si Miss Yana or some reactions. And also Yana, if you have a question about me naman and this project of the podcast, let me know. Actually, sa CSB ka nagti-teach, 'di ba? Oh, so yung background ko I used to head the camera group of Canon Marketing Philippines. So hawak ko yung camera business, yung total business ng camera sa Philippines. And you mentioned, di ba, so you might have seen me sa CCP, I was giving a talk siguro on cameras. So, yun yung background ko. Pero prior to my Canon post, gallery ako, so, silver lens gano'n. So, kaya medyo, Nag-work din ako sa CSB dati for like 3 to 6 months ata. Ah, talaga? Anong ginawa mo dun? Doon kami sa MCAD, sa museum. So kami yung mga... I think some of my professors na doon, baka nandun pa rin or sa ibang gallery na. Actually, excited akong panoorin or pakinggan yung sa tuko sa National Artist for Photography na sana magkaroon. Kasi very much, kung meron sa film, which is like mas bagong art siya kaysa sa photography, di ba? Bakit wala itong photography? Yung sa topic na yon, ang napansin kasi namin, well, medyo tinanggap naman na it's a political process kasi nga it's a state award eh. So pero ang point naman namin dun was that any awards, like for example Oscars, for example yung last yung kay Dolly, 'di ba, yung kay Dolly de Leon, parang in her interview sinabi niya na parang we were campaigning. So in a way parang there is a real campaign, there are politics within the process na you just have to accept that it's part of it, 'di ba? So pero yung concern lang namin doon was unlike film, like nandiyan sila Sir Doy, 'di ba? Sila si Sir Doy, actually thesis advisor ko dati. Yung sila Sir Joey. Yung community solid eh. Merong tapos may mga academic writings about it na hindi katulad ng photography sa Philippines na parang kalat. So kaya in a way parang goal na namin sana magkaroon in the future na parang Philippine Photography Journal. Kasi ang film meron na eh. Ang CCP may journal for ano, 'di ba, for film. Yung National Artist I think regardless kung political siya or hindi, that will happen if and only if ma-legitimize yung photography as art in the Philippines. At saka ang hirap din kasi sa kultura ng photography, yun yan. Sabi mo nga, it's an individualist activity and endeavor na parang napapansin ko, parang built right in dun sa mindset ng mga photographers. Parang may teritoryo ako, ito na yung frame ko eh. Even the language, the language of the frame, and diba, meron akong area of concern that I will focus on, quote unquote focus, diba, even the language, na parang if someone from outside tries to engage with me na critical, not necessarily negative, but just critical, parang ayaw nila. Kaya sa Pilipinas parang territorial yung mga groups eh. Oh, kasi feeling ko rin na dahil photography very isa lang yung medium na very important kung anong brand yung gamit mo. So doon pa lang meron ng para separation ng mga artist, 'di ba? So very interesting din. Meron pang question kung ano ka ba, photographer ka ba or artist with the camera. Even 'yan, yung mga dichotomies na parang pag pumunta ka sa film, hindi masyado present 'yan eh. True.
Diba? Parang hindi masyado, meron din naman, I guess siguro eh, parang yung discussion between what is cinema and what is a movie, parang ganun, diba? May ganun pa rin naman. Pero ano ba dyan? I mean, dyan ka na ba? I mean, nag-work ka dyan. So, what's your plan? I mean, ikaw, balik ka sa Pilipinas na, ano? Depende rin naman. Pero ngayon, kasi parang nag-start kami na maliit na LC na itong gumagawa naman kami ng impact videos at content para sa mga non-profits, ganyan, or cost-driven na projects. So, yun yung ginagawa namin yun. So, recently, magkakaroon kami ng talks sa museum. Tungkol pa rin siya sa Asian American experience dito sa US. Siguro pwede ko kayong invite siguro in a panel regarding that, no? Kasi parang nangyari din kay photography in the Philippines. Parang in a way, parang kailangan kong i-consider na yung division between stills and moving pictures, porous na siya. Sobrang porous na siya na. Kasi when you get a camera, even a cellphone na lang, it's a change of a button lang whether you're recording video or you're recording a photo na, or photographic imaging in moving images. Kasi ngayon, ganun na rin conversations eh. I mean, in my class, I have to tell them na you have to be open with video. Regardless, if it's just a matter of you trying to promote your portfolio. Mm-hmm. Yung pagawa lang ng online content. I mean, or kahit na YouTube video. As a photographer, parang ano na siya, necessity na siya that you should know how to do that eh. Mm-hmm. Tsaka, di ba kung isip mo lang in very technical sense, yung lahat na nakikita mo sa screen ay dahil din sa director of photography. So, sa very intense na cinematographer ay photography talaga yung trabaho niya at no, wala rin siyang difference sa paglalighting nung nasa film pa siya, di ba? Parang same lang din talaga. Which is like 24 frames per second na lang. Yun, thank you for now. Thank you for joining the episode. So, I think you know, people will be very surprised na specifically in this project that you did with your group. Kasi parang, yun nga, parang, oh nga, no? Parang why people are too serious. Baka nga memes and pranks can be. Hindi naman natin sinasabi na that's the best way, pero can be an option when you try to open up a topic or a concern that you want people to notice. So yun. So any last words from you? I guess thank you Dan for making this discussion kasi kapag sa news medyo ano lang siya, you know, 3 minutes, 7 minutes na time, pero so wala ka talagang time para magsalita tungkol sa kung ano talagang gusto mong sabihin. Pero I guess so ako rin naman dahil tungkol siya sa pranks na or memes, ako bilang palaging nagsisend ng memes sa mga kaibigan ko, parang isa rin siyang medium na syempre pag nagtatawanan kayo sabay-sabay, ibig sabihin naiintindihan nyo yung ibig sabihin ng photo na yon or ng image. So isa siyang paraan na isang friend ko sabi niya nga, parang mga Pilipino, we laugh because we understand na isa to sa mga ways natin kung paano mag-adapt, kung paano kasi kung hindi naman tayo tatawa, iyak lang tayo eh. So might as well tumawa na lang tayo while naiintindihan natin kung ano yung ibig sabihin ng mga bagay-bagay, di ba? Siguro dadagdag ko na lang. I mean, siguro yung point na yun, that's actually very important in the sense na nga, no, kasi yun nga pala the fact that memes and pranks are part of the vernacular language and therefore it's easily understood. Wala kang yung parang subtext na babasahin, 'di ba? I mean, yung hindi mo kailangan magpa-deep na parang ano yung tungkol yan sa life, tungkol yan sa art or mga ganun. Kanya, parang you don't need to make it difficult. It's an easy access to that concept of the Filipino-American experience. It's a common language. Nakakatawa pa, yun pa yan. Siguro yung, since you're not bound by yung mga strict rules of photographic conventions, yun, photographic conventions, then you just read it as is. Mas madali siyang maintindihan. You laugh at it, di ba? It becomes personal. Ano bang difference niya sa political satire, sa pelikula, di ba? Parang ngayon naman, marami rin political satire na memes na tungkol sa mga sa politics, di ba? So parang feeling ko magandang weapon talaga siya or magandang
tool para magamit. Hindi na siya basta marketing, kundi para for other messages din. Ayun. So yun, with that, Ian, sobrang thank you for joining us. Well, this morning sa side mo and then this evening sa akin. So, and also for the people, dun sa millions and millions ng mga nag-join sa ating yung gabi na to. So, salamat sa pag-join niyo. So, yun. Thank you. Okay, salamat, Ian. Okay, bye everyone. Salamat.